Palakpak po natin ang Panginoon. Everybody says, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Life has different seasons. Ang buhay po na kapatid ay katulad po ito ng weather. Diba? Sabi nga nila, weather, weather lang. Life has different seasons as King Solomon stated in Ecclesiastes chapter 3 verse 1-4. To everything, there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. A time to kill and a time to heal. And a time to break down and a time to build up. And a time to weep and a time to laugh, and a time to mourn, and a time to dance. Bawat panahon po, mga kapatid, ay may nakatakda na kaganapan sa ating buong buhay. Hindi natin pwedeng sabihin natin na life is unfair dahil nasa sitwasyon po tayo na hindi po natin gusto. Since ang buhay ay weather, ay katulad po ng isang panahon or season na may iba't ibang mga kapanahunan, hindi po natin control minsan ang mga pangyayari. Minsan, yung gusto natin nangyari. But kadalasan, mga kapatid, hindi po nangyayari. No? At kadalasan, yung reaction po natin kapag nangyari yung mga bagay na hindi po natin inaasahan, ay napoprostrate po tayo. Nadidisappoint po tayo. Nadidiscourage po tayo. And that is normal, mga kapatid. Because nararanasan po natin lahat yan. But there are seasons. But these seasons, mga kapatid, are not permanent. Yung mga nangyayari po sa atin, mga kapatid, ayon sa panahon, ay hindi po pangmatagalan. Yung mga nararanasan po natin na kabiguan, no? Na kahirapan, na kagutuman, na mga bagay na hindi po natin gusto sa ating buhay, hindi po ito pangmatagalan. Your present situation is not your final conclusion. Your present condition, mga kapatid, hindi po ito yung conclusion ng buhay mo. Bagkos katulad po ng panahon, dadaan po yan, mga kapatid. Meron pong layunin yan, at sometimes, ito po ay para po sa ating pong ikabubuti. Kaya, huwag po natin isipin na pag may nangyari po sa atin, wala na pong magagawa ang Diyos. Because God is unlimited. And He can do all things, mga kapatid, according to His purpose. Praise God. Kanina, pinanggit ko, mga kapatid, na ang Diyos po natin ay unlimited. I mentioned, mga kapatid, yung iba't ibang attributes po ng ating Panginoon. Alam niyo ba kung bakit, mga kapatid? Because I want to emphasize na ang pagkakilala natin sa ating pong Panginoon ay may apekto or may effect. It will affect your perspective in life. Everybody says, praise the Lord. Naniniwala ba, mga kapatid? Ang ating pong pagkakilala sa ating pong Panginoon ay meron pong impact at influence sa ating pong perspective sa buhay. Bakit, mga kapatid? Sapagkat may mga pangyayari sa ating pong buhay na pag nangyari at hindi po natin inaasahan, kapag ikaw ay hindi nakakilala sa ating Panginoon, ang lagi mong bukang bibig, malas. Lagi na lang malas. Nung nakaraan, nahulog ako sa kanal. Tapos, sumunod na araw, natalsikan ako ng tubig na galing sa nadaanan ng kotse. Tapos, napagalitan pa ako ng nanay ko. Dahil, yung sinabi niya, magluto ko ng sinain, mga kapatid. No? Isalang ko yung rice cooker. Sinalang ko nga yung rice cooker, mga kapatid.
doon sa kalan. Kaya napagalitan ako ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, i-check mo nga kung luto na yung sinayin natin. Napagalitan ako. Then, kinigal ko nga yung rice cooker, mga kapatid. Kapag wala ka sa ating Panginoon at hindi mo kilala ang ating pong Panginoon, yung ating pong pananaw sa buhay, ito po ay mababaw. Ito po ay shallow, mga kapatid. May mga pangyayari po sa ating pong buhay na hindi po natin maintindihan, at kapag hindi mo kilala ang Diyos, sisisihin mo ang Diyos. Pagdududahan po natin ang Diyos. No? Kapag hindi mo alam na ang Diyos ay meron palang purpose kung bakit nangyari ang mga bagay po ngayon, magdududa tayo kung meron bang Diyos. Diba yun yung tanong ng iba? If there's a God, bakit hinayaan ng Diyos na mabuhay lahat ng masama? Bakit may masama pa rin? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Hinahayaan ng Panginoon. Dahil kung aalisin ng Panginoon ang lahat ng masama, kasama ka. Hindi kayo naniniwala, mga kapatid. We are all sinners, mga kapatid, sa harapan ng ating pong Panginoon. Lahat po tayo, mga kapatid, ay hindi po pwedeng maghambog sa harapan ng Panginoon. God is the God of justice. Kaya hindi pa niya inaalis ang kaaway, mga kapatid, si Satanas. Dahil katulad po natin, tayo po ay masama rin. Katulad po niya. No? Meron pa tayong mga pagkukulang. Meron pa tayong mga imperfections. No? Sometimes yung mga flaws at imperfections po natin ay hindi po dahilan, mga kapatid, para tumigil po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga sa Sunday school kanina, mga kapatid, hindi ko tinatolerate yung sin. Hindi ako pro sa kasalanan, mga kapatid. But pag nagkasala po tayo, huwag po tayong titigil. Huwag po tayong hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy lang po tayo. Dahil yung church po na ito, hindi po ito church ng mga perpekto. Hindi po tayo perpekto dito, mga kapatid. Kaya po tayo lumuluhod dito, umiiyak sa Panginoon dahil marami pa tayong mga pagkukulang. May mga pagkakamali pa rin tayong nagagawa, mga kapatid. But the good news is, we have the perfect God. Ang Diyos po natin ay perpekto, and despite of our perfection, mga kapatid, He loves us and He embraces us, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise Jesus. That's why the first level of Christian maturity is to know God first. Napakahalaga na kilala muna natin ang Diyos bago po tayo lumago. Dahil iba po, mga kapatid, yung alam mo patungkol sa Diyos, may alam ka patungkol sa Diyos at kilala mo ang Diyos. Maraming mga tao na kapisado po nila yung Bible, memorize po nila ang maraming verse scriptures, but it doesn't mean nakilala nila ang Diyos. Even Satan, mga kapatid, can quote scriptures, but it doesn't mean na talagang kilala niya ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, ang purpose ng pag-aaral natin patungkol sa Diyos ay hindi po para dumami lang yung ating pong nalalaman, kundi magkaroon po tayo ng tamang relasyon at pananampalataya sa Kanya. And that's the secret of life. You can only understand and comprehend the purpose of God in your life kapag kilala po natin ang ating pong Panginoon. That God is merciful kahit hindi po tayo marapat-dapat. That God is powerful kahit marami tayong pagdududa. That God is perfect kahit marami tayong mga imperfections. Kapag kilala po natin ang Panginoon, doon lang po natin mauunawaan kung ano pa yung purpose natin sa mundong ito, mga kapatid. Ang buhay na ito, mga kapatid, ay may different season. Hindi ka laging sagana.
minsan sagad na. Hindi laging sagana ang buhay. Minsan sagad na ang buhay. Minsan may pera ka, marami kang pera, o mataba ang iyong bulsa. O, sa susunod na araw, dahil maraming bayarin, butas na ang iyong bulsa. Nothing is permanent, mga kapatid. Ulam mo ngayon, mga kapatid, fried chicken, chicken and asal. No? At laging araw-araw yung ulam, mga kapatid, dahil marami kang pera. Batuwidin po tayo maging wise sa paggamit ng ating pong resources, mga kapatid. Bukas, bagoong na, at tuyo na lang ang ulam natin. Pero alam ko, mga kapatid, wala na pong nag-uulam dito na. Pinagpala na po yung Porak Church, mga kapatid, ang gaganda ng mga trabaho. No? Ang gaganda ng mga negosyo, mga kapatid. No? Dati, yung buhay, mga kapatid, napakahirap. Mararanasan mong kumain, mga kapatid, ulam ay asin. Ulam ay mantika na may toyo, mga kapatid. Minsan, nag-uulam, mga kapatid, kami ng kape. Nagtataka yung kapitbahay namin, mga kapatid. Bakit araw-araw na lang kami umuutang ng kape at ng asukal? Kala nila malakas kami sa kape. Yung pala, mga kapatid, ginagawa pala namin ulam. So, ang buhay, mga kapatid, hindi po ito permanente. Nasa baba ka ngayon, pero hindi ka mananatili sa baba. Nasa itaas ka ngayon, mga kapatid, pero hindi ka mananatili sa taas. At kailangan po natin tanggapin, mga kapatid, na may purpose ang bawat season na nangyayari po sa ating pong buhay. At kapag kilala mo po ang ating Diyos, hindi po maaapektuhan ang paglilingkod mo sa Kanya. Hindi mo sasabihin, malas ang buhay, lagi na lang ganito. Lagi na lang problema. Lagi na lang away. Lagi na lang utang. Mga kapatid, kapag kilala po natin ang ating pong Panginoon, may mga ganyang mga bagay man nangyayari po sa ating buhay, ay hindi po tayo mawawala ng gana sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kung kilala mo ang ating Diyos, mga kapatid, hindi ka mawawala ng gana na magpuri sa Kanya. Kung kilala mo po ang ating pong Panginoon, kahit na-correct ka o na-rebuke ka, mga kapatid, hindi ka magtatampo. Bagkus, mamahalin mo, mga kapatid, yung nag-correct sa'yo. Praise God. Hallelujah. Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. I'm preaching the word of God, mga kapatid, not to entertain you. Hindi po ako narito, mga kapatid, para magbigay ng entertainment sa inyo. Dahil kung entertainment lang, mga kapatid, marami niyan sa GMA at sa ABS-CBN. At hindi po ako artistahin. At hindi rin po mukhang artistahin, mga kapatid. Si Pastor Abby, artistahin niyan, mga kapatid. Dahil cute at magaling niyan umakting. Pero ako hindi ako magaling umarte. Hindi po ako entertainment, mga kapatid. Kaya kapag na-open ka sa salita ng ating pong Panginoon, huwag ka pong magalit. Dahil hindi po ako narito, mga kapatid, para sabihin lang yung gusto ko. Dahil kahit ayaw mo ma-offend ka, mga kapatid, if thus saith the Lord, mga kapatid, I will obey, mga kapatid, kung anong nais ng Panginoon na sabihin sa kanyang iglesia. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Huwag po natin isipin na ang buhay ay unfair at miserable. Whatever your season right now, it's just temporary. Ika nga nila, lilipas din yan. Ang buhay katulad po ng gulong, minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa lalim ka. Huwag ka lang madaanan, mga kapatid, baka mabisak ka. No? Ganyan ang buhay po natin, mga kapatid. Hallelujah. Hindi man natin lubos maunawaan ang layunin ng ating pong Panginoon, but kung may tiwala po tayo sa ating Diyos, hindi po magbabago po yung commitment natin sa church. Kahit wala po tayong schedule, mga kapatid,
kapatid, aagahan po natin. Kahit wala po tayong schedule, magpe-pray pa rin tayo. Kahit wala po tayong schedule, mga kapatid, pupunta pa rin tayo. Dahil commitment natin yan sa Panginoon, hindi sa tao. Kapag ikaw, mga kapatid, ay nakatingin sa tao sa paglilingkod mo sa Panginoon, matitisod ka. Pag ikaw ay nakatingin sa tao, mga kapatid, hindi maiwasan na ang makita mo ay mali sapagkat lahat po tayo ay nagkakamali. Ibig ako, mga kapatid, kapag nakasama mo ko sa bahay o magkasama tayo, mga kapatid, araw-araw pag matitisod po sa akin. Dahil lahat po tayo ay may pagkakamali. Wala pong perfecto po sa atin. But kung nakatingin po tayo sa ating pong Panginoon, kahit may mga maling bagay na tayo na nakikita, hindi po tayo titigil, mga kapatid. Hindi po tayo magpapa-apekto sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Hindi po masisira ang ating pong relasyon sa ating Panginoon kahit na may mga pagsubok, kahit na walang pera, kahit wala na po tayong may saing, mga kapatid, hindi po magbabago ang paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil mahal po natin ang ating po Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. So, panapanood lang yan, mga kapatid. No? Yung iba, nauuna na. Tayo nandito pa, mga kapatid. Pag po natin isipin, mga kapatid, na porke pinagpala yung brother po natin, eh, pabor na ang lahat ng bagay sa kanya. Kasi, ang tendency po natin, mga kapatid, pag nakita po natin yung iba na nakakaangat, mga kapatid, nahihigit po tayo. Tama? Pag nakita po natin na pinagpapala yung iba, mga kapatid, at tayo ay nasa sitwasyon na dapat ako yun. Diba? Nahihigit po tayo. Yung nature natin na makaluma, lumalabas na naman. At ginagawa natin, sinisaraan po natin. Ba't hindi po yan gawain ng Kristiyano, mga kapatid? Hindi po natin gawain, mga kapatid, na siraan ang ating pong kapatid dahil lamang nakakangat siya. Tandaan po natin, mga kapatid, kapag hinihila ka, pababa. Ibig sabihin, sila ay nasa iyong baba. Pero, kung itinataas mo ang ating pong Panginoon, kahit na ikaw ay nasa baba, sabi ng Biblia, itataas ka ng ating Panginoon. The Lord shall humble, mga kapatid. The Lord shall humble ang mga tao mapagmataas at itataas ng Panginoon ang mga humble. Palakpakan po natin ang Diyos. Yung palakpakan lang yung mga kapatid. Noong unang panahon, mga kapatid, yung mga nanay, pag may nakitang hapon, sasabihin po nila, nak, labat, tago ka. May hapon. Pero ngayon, iba na, mga kapatid. Way back 2001 hanggang 2010, mga kapatid. Pag may nakitang hapon, sasabihin ng nanay sa kanyang anak, nak, labas ka. May hapon. Nagbabago po ang panahon, mga kapatid. Hindi po temporary. Ay, hindi po permanent. It's just temporary, mga kapatid. But it depends to us, mga kapatid, kung magbabago po tayo. Kasi mga kapatid, noong unang panahon ng mga Pentecostal, napakahaba ng mga palda. Napakahaba ng mga buhok, hindi pinuputulan, mga kapatid. Noong unang panahon, mga kapatid, ang mga mag-boyfriend, ang mga mag-girlfriend, hindi nila pwedeng hawakan ang kanilang mga kamay. O mag-holding hands, o mag-kiss, mga kapatid. Sila Pastor Agi, sila Pastor Aaron, saksi po ko yan, mga kapatid, ganun po sila dati. Ganun yung mga Pentecostal po dati. No? Pero ngayon, mga kapatid, nagbago na ata yung mga Pentecostal. No? Padami ng padami, mga kapatid, yung nagko-compromise sa kanila pong purity na binigay ng ating pong Panginoon. Padami ng padami, mga kapatid, ang hindi nakakakilala sa ating Panginoon. No? Na nakalagay sa Facebook, UPC. Pero sumasayaw ng TikTok. Sumasayaw ng mga mahalay, mga kapatid. No? Sabi nga nila, mga kapatid, kapag gusto mo daw
sumikat, madali lang. Sumayo ka lang sa TikTok ng mga ganun mga kapatid. Yung mga paganyan-ganyan lang mga kapatid. Sisikat ka na mga kapatid, magpaganyan-ganyan ka lang. Magpaganyan-ganyan ka lang mga kapatid. No? Pero kapag salita ng Diyos yung itinuturo mo mga kapatid, wan lang yung nag-view mga kapatid. Wan lang. No? Pero kapag ka puro kalokohan mga kapatid, yung nasa Facebook, no? Yung mga kapastusan, mga biro walang kabuluhan mga kapatid, naku! Viral yan mga kapatid. Pag chismis, viral yan mga kapatid. Usapang katnil mga kapatid, naghiwala yan. Viral yan mga kapatid. Praise God. Lahat ng nasaktan, sabi praise the Lord. Praise God. Pwede na mo din. Diyak lang naman. So tayo pong mga kapatid, kahit nagbabago po ang ating pong panahon, huwag po tayong makisabay sa agos ng panahon. We are not called mga kapatid to imitate the world. We are called to imitate the Lord. We are not called to compromise the truth. We are called to conform to the word of God. Hindi po tayo tinawag ng ating Panginoon para sumabay sa uso mga kapatid na hindi po ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi po ang uso sa panahon po natin ngayon na mamike niya ang mga pada ng mga babae at nagpuputol po sila ng buhok pag sila ay nagpo-broken hearted. Hindi ibig sabihin yan gagawin ng mga Pentecostal niya. Hindi po ang mga kapatid kapag ka ang lalaki ay na-broken hearted pupunta sa kanyang barkada para mag-inom mga kapatid. Hindi po gawain ng mga Pentecostal yan. Hindi po tayo sasabay sa kung ano yung sinasabi ng salibutan. Because as Christians mga kapatid, the Bible says that we should not conform to this world. Hindi po tayo tinawag para mag-conforme sa kung anong uso na sinasabi ng salibutan. Bagkus, sumunod po tayo sa salita ng Panginoon. Kahit sabihin po nila na losan ka, kahit sabihin po nila na hindi ka mukhang maganda, but sa harapan ng ating Panginoon, ikaw ang pinakamaganda. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Life is also like a journey. Ang buhay katulad po ng lakbayin. No? May mga different roads. May mga different path which are the part of life. Ibang-ibang klaseng daanan. Minsan madadaanan mo lubak-lubak. Minsan madadaanan mo mga kapatid putik-putik. Minsan madadaanan mo malikabok. Ama ko mga kapatid sa mga dating yung mga tatay at mga nanay noon na pag nag-aaral na kahit bundok mga kapatid yung nilalakad po nila o malalayong mga baryo kahit na dumadaan po sila sa mga baha o putikan yung kanyang dinadaan putuloy pa rin sila at mas lalo po umahanga sa mga Pentecostal mga kapatid na kahit na walang pamasahe na kahit na mga kapatid na ang dadaanan po nila ay malikapok at palahit dyan sa yung mindal po dyan na dinadaanan po namin no? Patuloy po sa pagpunta sa simbahan mga kapatid. Hindi po naghahalat, nagpapahadlang sa sitwasyon mga kapatid na nangyari sa kanyang buhay. Because life is like a road mga kapatid. Iba-iba po yung matataanan po natin. I don't know what kind of road or your situation right now. Maaaring wala po ako sa sitwasyon nyo mga kapatid. Maaaring hindi ko lubos na nauunawaan kung ano yung nararamdaman mo yung ngayon mga kapatid. But let me tell you something. Difficult roads are often leads to beautiful destination. Amen. Kadalasan ng mga putik at mga hirap na lakaran na daanan mga kapatid ay maganda ang destination. Naalala ko tuloy mga kapatid yung nag-swimming kami na brother maging doon sa ano? Sa kataan mga kapatid.
No? Akala ko ganda ng dadaanan po namin, may gate na may naghihintay sa amin na guard mga patid at sabi kami welcome. Pero pagdating doon mga patid, putik-putik pala mga patid. Madulas at nadudumihan yung kanilang mga motor na magaganda. Yung motor na maganda ni Brother Timpon. Ewan ko lang mga kapatid kung pag-uwi niya, inaway siya ni Mr. Mild mga kapatid. Pero nililinis naman niya. Kaya wala siyang atraso mga kapatid. No? Pagpagdating po namin sa dulo, mga kapatid, ang ganda pala mga kapatid. Kahit sa una pa rin mga kapatid, parang malabo. Pero maganda mga kapatid dahil ang mahalaga ay nag-enjoy kami. So sometimes mga kapatid, may madadaanan po tayo sa punto ng ating buhay na mahirap. Hindi laging matuwid yung dinadaanan po natin. Hindi laging kalsada. May madadaanan po tayo na lubak-lubak. Minsan mapapagod po tayo sa paglalakad. Minsan matatalisod po tayo mga kapatid. At kapag natalisod po tayo mga kapatid, nadapa. Huwag po tayo manatili sa sitwasyon po tayo. Because we are called to follow the footprints of Christ. Tinawag po tayo para sumunod sa tong ng ating pong Panginoon. At kung hayaan po natin mga kapatid yung sitwasyon mga kapatid na manatili po tayo ito, hindi po tayo makapunta sa ating pong paroroonan. Ang buhay ay katulad po ng kalsada. Ang buhay ay katulad po ito ng rose mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So since ang buhay ay katulad po ng kalsada, minsan may madadaanan po tayong mga bundok. Minsan may madadaanan po tayong mga lagba. Or may madadaanan po tayong mga mountains. At sometimes may madadaanan tayong valley. So sa Bible mga kapatid, ang mountains ay it is regarded na holy and sacred before the Lord. Dahil marami pong mga prophets at mga tao na Diyos sa Biblia, they encounter God sa mga bundok. In ancient history, mga kapatid, ang mga mountains, ang mga burol, ito po ay inoconsider po nila, mga kapatid, na closer to God. Kaya marami pong mga tao noong unang panahon, pag sila po ay nagpe-pray, umakyat po sila sa bundok. Kahit naman mga kapatid sa panahon po natin ngayon, dati mga kapatid yung panahon po nila Papa, nila Brother Anar, Papa ni Ate Ate mga kapatid, pag nagpe-prayer meeting po sila, sa bundok po sila pupunta. Every prayer meeting ng gabi. No? So ewan ko lang kung matanda pa ni Ate Ate, pero alam ko nakakasama siya doon. Pero kami, hindi kami nakasama doon dahil hindi pa kami umihiran ng mga kapatid. So, ang mga tao sa unang panahon, kinukonsider po nila ng mga bundok, ito po ay sacred place. No? Karamihan po sa mga tao ay kinukumpir ang bundok, mga kapatid, sa isang banal na lugar, mga kapatid, kung nasaan ang presensya ng ating pong Panginoon. No? Mountains and hills are considered to be place called close to God, mga kapatid. Ang mga bundok, ito po ay kinukonsider po nila na malapit sa ating pong Panginoon. And they have great significance in Jewish and Christian cultures. Cultures, mga kapatid. Katulad po sa Mount Sinai, mga kapatid. Exodus chapter 19 and 20. Doon po binigay ng Diyos yung kautusan nung si Moises, mga kapatid, ay tinawag niya. Sa Mount Olives, mga kapatid. Dito naman, mga kapatid, ay marami pong mga event kung saan nandito po ang Panginoon. Dito po siya nag-pray bago po siya pinako sa krus, mga kapatid. At marami pong mga pagkakataon na ang Mount Olives ay nabanggit sa Biblia. Dito rin po siya umakyat sa langit, mga kapatid. At according, mga kapatid, sa prophecy, sa end time, mga kapatid, bababa rin po siya sa Olives. Mount Moriah, mga kapatid, where Abraham was sacrificed, Isaac. Sa Mount Moriah, mga kapatid, dito po nag-sacrifice si Abraham, mga kapatid. Sinacrifice niya ang ating, si Isaac, mga kapatid.
At dito rin po, mga patid, na itinayo yung Solomon Temple. Praise God. Then sa Mount Tabor, mga kapatid, hindi, Babor, mga kapatid, ha? Mount Tabor. Known as Mount Transfiguration. Kung saan dito po, mga kapatid, nag-transform o nagpakita ng glory ang ating Panginoon kay Pedro at sa kay Santiago at Juan, mga kapatid. Na minsan pagkakarantabangan ni Pedro, na sabi niya, gagawan ko kayo ng balaban. Isa kay Elijah, isa kay Moises, mga kapatid. So maraming mga bundok sa Biblia na banal, mga kapatid. Sa Mount Carmel, dito naman, mga kapatid, na chinallenge ni Elijah the prophet ang mga false gods o mga false prophet ng false god na si Baal. At nagtagumpay siya, mga kapatid, sa kanya pong laban. That's why ang mountains, mga kapatid, ito po ay kinukonsider, mga kapatid, na nagre-represent ng victory. Sometimes ang mga bundok, it represents the mountain top of our life kung saan tayo po ay pinagpala ng ating pong Panginoon. Sometimes may mga sitwasyon po sa ating pong buhay na sagana po tayo at pinagpala po tayo ng bundok. That is a mountain top, mga kapatid. Sometimes meron pong mga sitwasyon po sa ating pong buhay na ikaw ay nag-enjoy o masaya. No, satisfy at nandun yung contentment dahil para pong wala nang hahanapin pa. That is a mountain top. At kadalasan, mga patid, nararanasan po natin yan, mga patid. Minsan, mga patid, tayo po, hindi po natin na-appreciate, mga patid, yung binibigay ng ating Panginoon na pagpapala dahil meron tayong in-expect na pagpapala. But hindi po natin na-realize ang Diyos, dinadala niya tayo sa mga bundok. Pinaparanas niya po sa atin ang kanya pong grace, at pinaparanas niya po sa atin ang kanya pong mercy, ang blessing, ang abundant blessing na galing po sa ating Panginoon. But unfortunately, hindi po tayo nagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Hindi tayo naging grateful sa ating pong Panginoon. And in the Bible, mga kapatid, ang hill, ang valley, mga kapatid, ito naman ay lugar, mga kapatid, na low area of lands between mountains. Ang valleys, mga kapatid, ito po ay mababang lugar o mababang uri ng lupa na sa pagitan po ng mga bundok. Na minsan may mga dumadali po mga tubig dito o may mga ilog po rito. But may mga valleys, mga kapatid, na tuyot. Sometimes, mga kapatid, hindi po tayo nasa taas. May mga tayo sa ating buhay na nasa baba po tayo. May mga tayo, mga kapatid, na nadadaw po tayo dahil may nangyayari kung hindi po natin gusto o inaasahan. Nalulungkot po tayo, or minsan nagbroken po tayo, minsan umiiyak tayo, at yun po yung mga down situation of our life. Yan yung mga nararanasan po natin. In the Bible, mga kapatid, valleys represent bad times or difficult situations of our life. Pag may mga nangyayaring mga hindi natin nice o hindi natin gusto, may mga nangyayaring problema, may nangyayaring pagsubok, dumaraan po tayo sa mga valleys. Sometimes, mga kapatid, pag nakakaranas tayo ng kawalan, ng kakulangan, mga kapatid, ng kalungkutan o ng tinatawag po, mga kapatid, na iba't ibang mga suliranin sa ating pong buhay, dumaraan lang po tayo sa mga valleys, mga kapatid. But let me tell you something, mga kapatid, ng valley sa buhay po natin ay hindi po ito kamalasan. Hindi po tayo pinaraan ng Panginoon sa valley dahil sinusumpa niya po tayo. Sometimes ang valley, ito po ay dinadaanan ng blessings. Dito po dumadaan yung mga tubig na galing sa bundok. Sometimes, hindi na natin na-appreciate yung blessings ng Panginoon. Hindi na natin na-enjoy ang presensya
po natin ang pangangailangan ng ating kaluluwa. Sometimes, pupunta lang tayo sa church, normal na lang mga kapatid yung pagsimba natin. Pupunta na lang tayo dahil linggo para lang makita po tayo mga kapatid. Ay, hindi na po natin inaasahan ang pagkilos ng Panginoon para lang makita na lang tayo o para lang masabi na nandiyan yung attendance po natin. But yung excitement sa presensya ng Panginoon ay wala na. That's why inilolob or inaalam ng Panginoon na dumaan po tayo sa mga balis ng ating pong buhay. Para magbigay ng paalala mga kapatid, na sa panahon mga kapatid, na sa tayo po ay nasa baba mga kapatid, we are nothing from ourselves mga kapatid. Always remember mga kapatid, na wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos. Hindi po natin kaya magmayabang mga kapatid. Gaano man tayo kasensano, gaano man tayo katalino mga kapatid, gaano man tayo pinagpala ng Diyos mga kapatid, hindi po natin pwede itong ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Sometimes para naanin tayo ng Panginoon sa mga balis ng ating pumuhay upang maranasan po natin ang hanapin ng ating Diyos. At kung hanapin natin ang ating Panginoon ng buong puso, doon po ipaparanas ng Panginoon ang ilog mga kapatid ng buhay, ang ilog ng pagpapala ng presensya ng ating pong Panginoon na walang sukat mga kapatid. Kaya huwag po natin isipin na kapag tayo po ay nasa mga down situation, ito ay sumpa ng Panginoon. Sometimes yung mga pangit na nangyari sa buhay po natin, yan po ay blessing ng ating pong Panginoon na nag-disguise lang to test our faithful and loyalty to Him. Sometimes, yung mga nangyayari struggle sa ating pong buhay ay inaalaw ng Panginoon to test our consistency. Amen. Sa ating pong Panginoon. May mga bagay sa ating pong buhay na kapag tayo po ay nasa taas na, minsan nakakalimot po tayo sa Panginoon. Amen. Minsan kapag marami na tayong alam, tayo ay professional na mga kapatid, nakakalimutan na natin magpuri sa ating Panginoon. Kasi nahihiya na po tayo na makita na sumasayaw. Nahihiya na po tayo mga kapatid na makita nila na umiiyak tayo sa Panginoon. Dahil mayaman na po tayo. Pinagpala na tayo, professional na ako. Hindi na ako magsasayaw dyan. Para lang yan sa mga walang pinag-aralan. Diba? Sometimes, ayaw na natin magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon dahil akala po natin masyado na po tayong mataas. Huwag tayong maging pakumpiyansa sa mga bundok ng ating buhay. Though ang mountains mga patid ay may mga blessing po ng ating po Panginoon. Pero may mga mountains mga patid na hindi po ang Panginoon ang nagdala sa atin. Remember, si Jesus Christ nung siya po ay nag-fasting at tinukso siya ng devil mga kapatid sa bundok. Tinukso siya ng devil sa bundok. Dinala siya sa bundok ng devil. Dinala siya ni devil, ni Satan mga kapatid sa mataas na lugar mga kapatid kung saan ang lahat ay natatanaw niya. At ang sabi ni Satan, Matthew chapter 4 verse 8, nakikita mo mga yan? Nakikita mo yung mga naggagandahang mga gusali na yan, yung mga bagay na magaganda, kaya kong ibigay sa iyan, sabi ng devil, sumampa ka lang sa akin. And we know, mga patay, kung anong sumunod na nangyari, Jesus rebuke him. Sapagkat nasusulat mga kapatid, sa Panginoong Diyos ka lamang sasamba at siya lang ang iyong paglilingkuran mga kapatid. Hindi po tayo pwedeng magsamba at maglingkod sa dalawa. Hindi natin pwedeng pagsabayin ang paglilingkod natin sa Panginoon at sa kayamanan. Though we need money mga kapatid, and money mga kapatid is blessing ng ating pong Panginoon, pero hindi po yan yung magiging handlang para maging mapagmataas po tayo. At maging yung mga title po natin, ikaw man ay engineer,
Ikaw ay manager, ikaw man ay teacher, mga kapatid. Hindi po yan ang way or reason para maging mapagpataas na po tayo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya mag-ingat din po tayo sa mga tuntok ng ating pong buhay. Hallelujah! Praise God! Sa Bible, mga kapatid, may mga valleys na binanggit. Isa na po sa mga valleys na binanggit po rito ay ang Valley of Ella. Dito po sa Valley of Ella, dito po hinamon po ni Goliath ang mga Israelita. At dahil nakita po nila na higante yung naghahamon sa kanila, nasindak po sila. Matasabi ni King David, ni Young David, mga kapatid, sino ba itong uncircumcised na tao ito na hinahamon ang bayan ng Diyos? No? Sometimes, nadala tayo ng ating Panginoon sa valley. May mga battles, mga kapatid, nararanasan po natin. Sometimes, yung nararanasan po natin yung battles ay diyan sa makakaya po natin. Higante, mas malaki po sa atin. But don't let your problems, mga kapatid, ay sindakin po tayo. Goliath is telling David how big he is. But David telling Goliath how big his God is. Kapag meron pong malaking problema o pagsubok sa iyong buhay, mas lakihan mo ang pananampalataya mo sa ating pong Panginoon. At yan ang simula ng iyong victory sa iyong battle, mga kapatid. Next, mga kapatid, dinadala tayo minsan sa Battle of Hinnom, mga kapatid. Sa Bible, meron pong kilala na isa pong valley na tinatawag po na Valley of Hinnom. Sa Greek, ito po ay tinatawag na Gehenna, which is, mga kapatid, hell, ang ibig sabihin sa English. Ang Gehenna sa Old Testament, it is a garbage dump kung saan, mga kapatid, dito po tinatapon ang mga patay ng mga tao. That pagdating sa New Testament, ito po ay tumutukoy sa eternal fire or hell na mararanasan po ng mga hindi mananampalataya sa ating pong Panginoon. Sometimes, pinaparanas po sa atin ng Diyos ang mga hell sa buhay po natin. Everybody says, praise the Lord. Agree po ba kayo, mga kapatid? Sometimes, may mga hell sa buhay po natin para ma-appreciate po natin yung kagandahan ng langit. Para mas masabi po tayo sa langit, mga kapatid. Dinataan po tayo ng Panginoon sa apoy, mga kapatid, para subukin ang ating pong pananampalataya sa Kanya. But katulad po ng tatlong binata, mga kapatid, na itinapon sa naghuhurnong apoy, mga kapatid, kahit na tayo ay nasa ganoong sitwasyon, manampalataya ka, nakasama mo po ang ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sometimes, meron pong tinatawag ng valley of baka. Hindi po baka na umuungol sa mga bukit. No? Sa Israel, meron pong tinatawag ng valley of baka. Ang baka, ito po ay nanggaling po sa Hebrew word na ibig sabihin ay to weep. No? So ang baka mga kapatid, it is a valley of crying. It is a valley of weeping. No? Sometimes umiiyak po tayo sa ating pong Panginoon. Sometimes may mga nararanasan po tayo sa ating pong buhay na nandun yung mga tears, nandun yung mga pag-iyak po natin dahil hindi na po natin kaya. Diba? Naranasan niyo ba yung sobrang sama ng loob mo, mga kapatid, dahil ayaw mong magsalita ng masama, wala kang nagawa kundi umiyak ka na lang. Dahil ayaw mong sirain yung pagiging Kristiyano mo. Sometimes may mga nangyayari sa buhay po natin na hindi po natin kaya, kaya naiiyak na lang po tayo dahil sa nangyayari. But those valleys, mga kapatid, na inaalaw ng Panginoon na magaanan po natin, hindi po ito yung ating pong final destination. Pinapadaan lang po tayo ng Panginoon sa mga valleys na ito para mas hanap
Hanapin po natin ang grace ng ating pong Panginoon. Because without His grace, mga kapatid, wala po tayong magagawa sa ating pong sarili. In Psalms chapter 23, mga kapatid, sinabi po ni King David, "Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil for thou art with me." Meron pong lugar sa Israel na tinatawag na the valley of the shadow of death. O mas kilala, mga kapatid, na the darkest valley sa ibang translation. Sometimes, dumaraan po tayo sa sitwasyon na madilim at hindi po natin maunawaan. But let me tell you something. Sometimes, sa mga dilim po na yan, ginagamit po ng ating Panginoon yan para ma-develop po ang ating pong karakter. Katulad po ng photograph, mga kapatid, nung Kodak or Fujifilm, mga kapatid, na para lumabas yung picture ay dadaan po ito sa tinatawag na dark room na wala pong liwanag na papasok. But ang purpose po ng mga kapatid is for the development of that picture. Sometimes God allowed us to go to the dark or the darkest moments to develop us. Dahil yan po ay development stage ng ating pong Panginoon. Kaya kapag tayo po ay nasa madilim na sitwasyon, mga kapatid, sabihin po natin sa ating pong kaaway, katulad po ni Micah, "Rejoice not against me, O my enemies. When I fall, I shall arise. When I sit in the darkness, the Lord shall be my light." Kahit na ikaw ay nasa dilim, maging confidence ka na ang Panginoon ay magbibigay ng liwanag. Kahit na ikaw, mga kapatid, ay nararanasan ang kadiliman sa iyong buhay, huwag kang matakot dahil kasama mo ang Panginoon. At pagkasama mo ang Panginoon, at He said in His word, na kung sino man ang sumapalataya sa Kanya, ay nasa liwanag. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So balik po tayo sa ating mensahe, mga kapatid, malaki na po matapos. Meron po isang hari ng Syria ng pangalan ay Ben-Hadad. So, ang hari po na ito, he's so powerful and dominant, mga kapatid, at gusto niya talagang wasakin ang Israel sa panahon po na yun. So, sabi niya, nagpasugo siya ng mga tauhan niya, ng mga soldiers niya sa Israel, na sabi niya, "Lahat ng pag-aari mo sa akin, asawa mo, mga anak mo, mga property mo." At dahil sa takot ni King Ahab, mga kapatid, nag-yes na lang siya. Oo lang siya ng oo. Sometimes may mga pananakot or intimidation na ginagawa sa atin si Satan. At sometimes hindi po tayo makatanggi sa gusto niyang gawin. At napapayes na lang tayo sa kanya. But let me tell you something, that your no to Satan is one of the most powerful thing in this world. Ang yung no, ang pag-no mo kay Satan, mga kapatid, isa po itong makapangyarihan, mga kapatid, na pwede mong gawin para hindi po siya makapanay sa buhay mo. Ang sabi po ng Bible, "Resist the devil and he will flee from you." Hindi po yung tukso, yung lalayo po sa atin, mga kapatid, kundi tayo po ang lalayo sa tukso. Hindi po natin hahayaan, mga kapatid, yung kaaway na lagi na lang siya masunod sa ating pong buhay. It is the time, mga kapatid, it is the perfect time, mga kapatid, para mag-know na sa kanya. Hindi siya mananay sa ating buhay because we are not his property. We are God's property. Kaya kapag ang kaaway ay may sinasabi siya kasinungalingan sa iyong buhay at meron siyang gusto mong gawin, sabihin mo, "No, Satan." Sabihin mo, "No, Satan. Not today." Hindi yan mangyayari. So si King Ahab, mga kapatid, nung sinabi niya yun, nag-ingat, mga kapatid, si Ben-Hadad. At dahil yan, mga kapatid, ay tinipon niya ang kanyang mga soldiers at nakipagdigma sila sa Israel. But because God is with His people, nanalo po ang bayan ng Israel. If God is for us, who can be against us? If God's favors is upon you, anong magagawa ng kaaway sa iyo?
Sometimes nagsisinungaling si Devil sa atin na kaya niya tayong galawin o kaya niya tayong patayin. But hindi niya tayo kayang hawakan sapagkat ang Panginoon ay nasa atin. Takot po ang ating pong kaaway sa atin, mga patid. So nanalo ang Israel sa Syria that time, mga patid. And the prophet came unto King Ahab and said, hindi pa tapos ang laban. Huwag kang makampante. Maring revive ka ngayon. Maring puspus ka ngayon. Pero hindi pa tapos. Babalik si Satan. Babalik ang kaaway para muli kang digmain, mga kapatid. At ang sabi ng mga Syrian, nanado lang sila sapagkat ang kanilang Diyos ay Diyos ng mga burol. They win against us because their God is the God of hills. Ang Diyos, mga kapatid, ay hindi po makapayan na He is just a God of the hills. He is the unlimited God, mga kapatid, and nothing is impossible to Him. Kaya, mga kapatid, wala pong sitwasyon sa ating pong buhay na kahit tayo po ay nasa valley, mga kapatid, wala pong magagawa ang kaaway, mga kapatid. The God na ating pong pinaglilingkuran, He's not just a God of the mountains. He's the God of the valleys. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng iyong pong victory, ng iyong pong blessing. Ang Diyos ay kasama mo kahit ikaw ay nasa down situation ng iyong buhay. Hindi pwede, mga kapatid, na sabihin na walang magagawa ang Diyos kapag ikaw ay lubog na. Hindi pwede sabihin, mga kapatid, na tapos na porque ikaw ay nagapi na, mga kapatid. Hindi pa tapos ang laban, mga kapatid. Because the God that we serve is not just the God of the mountains. He's the God of the hills. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron pong situation sa ating pong buhay na akala po natin walang magagawa ang ating pong Panginoon just because we limit God sa ating pong situation. Don't let your situation, mga kapatid, will limit the power of God na nasa ating pong mga buhay. Sometimes you only see God's favors in good times and not in bad times. But let me tell you something, mga kapatid. God is not limited in any circumstances in our life. If He can bless you in good times, He'll bless you in bad times. Kung kaya kang gamitin ng ating Panginoon, kapag ikaw ay malakas, kahit ikaw ay nanghihina at pagod na, ay gagamitin ka ng ating Panginoon. Your situation is a hindrance for God to move because God is the unlimited God and nothing is impossible to Him. Sometimes, inaalaw ng Panginoon na tayo po ay nasa weak moments, mga kapatid. Para sa mga panahon na tayo po ay nasa weak moments, wala po tayong ibang lalapitan kundi ang ating pong Panginoon. Sometimes, inaalaw ng ating pong Panginoon na ikaw ay nasa walang-wala na para kapag ikaw ay hindi na natitiwala sa sarili mo, ang Diyos na lang ang iyong tatakbuhan, mga kapatid. Sometimes, inaalaw ng Panginoon na tayo po ay nasa down upang hanapin natin ang kalungan at kapangyarihan po ng ating pong Diyos. Dahil ang ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon ay hindi po nakabase sa ating pong abilidad. It is not based on our talents and abilities. It is based on His grace and His powers and His ability, mga kapatid. Sumayo tayo, mga kapatid. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. The power or the omnipotent God is always absolute, mga kapatid. Ano pong situation sa buhay po natin, mga kapatid, ang hindi po makakakilos ang Panginoon. Even yung mga impossible na iniisip po natin sa ating pong Panginoon ay posible. Even yung mga bagay na parang wala po tayong magagawa, ngunit sa ating Panginoon meron pong magagawa. Look Joseph, mga kapatid. Look John, mga kapatid. Bago po nila nakamit po na kapatid yung mga blessings, yung victory, yung promotion sa kanyang buhay, mga kapatid. Ano po yung naranasan nila sa kanyang buhay? Dumating po sila, mga kapatid, sa mga nightmares sa buhay po nila.
Naranasan po ni Joseph, mga patid, na siya, mga patid, ay ipagbenta, ipagbili ng kanyang mga patid, ng kanyang mga brothers. Naranasan po niya, mga patid, na makulong sa isang bagay na wala siyang ginawang kasalanan. Sometimes, inaalaw ng ating Panginoon na ang mga matuwid ay dumaan sa mga unfair situation para itest ang ating pong humility at ang ating pong katapatan sa ating pong Panginoon. But hindi po nakikat lang yun para tumalikod si Dave, si Joseph sa ating pong Panginoon. Si Job, mga kapatid, alam po natin ang sitwasyon sa kanyang buhay. He is a righteous man before God. But tumating po sa point ng kanyang buhay na lahat ng bagay ay kinuha ni Satan sa kanya. Nalakahanan ni Satan, pag kinuha niya ang lahat ng bagay, wala na siyang magagawa. But let me tell you something, for Job, all things, mga patid, ay hindi po kawalan sa kanya. Because for him, ang Diyos ang kailangan po niya. To him, pag ang Diyos ay nasa kanya, meron na siyang lahat ng bagay. Kaya kahit nasa panahon na si Job, mga patid, ay nasa pinaka masakit na sitwasyon ng kanyang buhay, nasa panahon po siya na siya ay lutmo, hindi po niya kaya ang kanyang sitwasyon. May panahon po, mga kapatid, na para bang wala tayong magagawa. May panahon, mga kapatid, na hindi natin kaya. Pagod na po tayo sa mga problema. Pagod na po tayo sa mga kaumunan ng iba. Katulad po ni Job, mga kapatid, hindi po niya hinayaan ang kanyang sitwasyon, ang kanyang sitwasyon, ang magbago ng paglilingkod sa kanya. Kahit na siya ay down na, kahit na siya ay nasa pinakamalalim na nabalay ng kanyang buhay, he still worship God. Ang sabi niya, sa panahon ng banang blessing natin, pupurihin ang Panginoon. Sa panahon ng banang kasarapan natin, pupurihin ang ating dakilang Diyos. Sa panahon ng banang victory, magbibigay tayo ng glory sa kanya. But let me tell you something, kahit anong mangyari sa aking buhay, hindi ko isusuko ang aking relasyon sa Panginoon. Hindi ko ibibigay ang aking pagpupuri kay Satan. I will not surrender my worship to God just because of my situation. My situation is not a hindrance to serve and let it go. Because I know, mga kapatid, kahit ako ay nasa pinakamatiling na buhay ng aking buhay, hindi ako iiwalay Diyos. Hindi ako papabayaan ng ating Panginoon. Kahit ako, mga kapatid, ay wala nang kakampi, ang Diyos ay nasa aking bayan. Kahit ako ay wala kapagawa, ang Diyos ay magagawa. Because God is the unlimited God. And it's not limited by your situation.